Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magluluto tayo ng pang-ulam. As in, napakatagal na hindi ako nakapag-upload dahil nag-renovate nga kami ng bahay. So ngayon ay magluluto tayo ng paborito kong ang ulam, ang chop suey. So etong ating mga ingredients sa ating gagawin na chop suey. Kailangan natin ng 1/2 kilo na in-slice na pang chop suey. And then, 2 patatas na binalatan ko. And then, in-slice ko na siya. Ito po yung kinikilo. Ang 1/2 na buo ng ating repolyo. Ito po ay in-slice ko na rin na pang chop suey. Ang 1/2 kilo na hipon, 12 pieces na quail egg. Ito po ay boiled na po ito, mga kamamshi. Then, 1 itlog, asin, 1 sibuyas dahunan, then 2 bell pepper na napakaliliit. Ito yung ulo o yung mga balat ng hipon. Nilagyan ko siya ng mainit na tubig and then ito siya sinalak ko. Ito magiging pang sabaw natin. Then, kailangan din natin ng oil, pamintang durog, then dinurog-durog na awang. Then, kailangan din natin ng oyster sauce, then seasoning, at saka 1 chicken cubes. And then, ang ating pampalapot, syempre, ang ating tayubong. So, let's start. Magluto na po tayo ng ating pang-ulam sa tanghalian, ang chop suey. Binuksan ko na ang ating stove and then ilalagay na natin yung 1 tablespoon na oil. Since mainit na yung ating oil, ilagay na natin yung ating bawang. Itong bawang ko nito ay 3 piraso na bawang. So, magdidire-diretso na po ako na magluto. Lagay na rin natin yung ating 1 slice ng onion. Then, isaute lang natin. Then, syempre, lagay na natin yung ating hipo na hinimay. Actually, 1/2 kilo ito, mga kamam. Pinili ko siya ng 145 pesos. And then, para hindi naman masayang yung inyong pinakabalat ng inyong hipon, ang gawin nyo na lang is, dikdikin nyo kung meron kayong almeres. Kung wala naman ay, lagyan nyo ng konting mainit na tubig yung inyong balat ng hipon. And then, makukuha na yung pinakakatas niya, yung pinakalasa niya. At, eto. Nag-ice-ice pa kasi nilagay ko sa ref. So, isaute lang natin. And then, after natin isaute yung ating mga sangkap, ilagay na rin natin yung ating pinaka-gulay. Huwag nyo kaagad-agad isasabay yung gulay o yung repolyo ninyo dito sa medyo matigas na ating gulay para hindi ma-overcook. And then, ang ambili ko ng ating gulay is 40 pesos kasi 80 pesos per kilo ang ganito na mix na gulay. And then, after natin masaute, lagyan na natin siya ng pamintang durog. Ito po ay piso na pamintang durog. And then, lagyan na rin natin siya ng kalahati ng ating sibuyas dahunan. And then, ilagay natin yung kalahati ng ating bell pepper. And then, konting asin. And then, ang ating oyster sauce. And ilagay na rin natin yung ating pinakasabaw ng ating balat ng hipon. Then, isaute lang natin. Lagay natin yung chicken cubes. Tingnan natin sa ilalim. See to it na matutunaw yung inyong chicken cubes. Baka naman hindi nyo matunaw. Ayan o, ganyan ninyo siya. And then, saka natin takpan. Takpan natin. So, i-check na natin. Sarap. Lagyan natin ang seasoning. Ilagay natin yung repolyo. And then, ito yung cornstarch. Tinunaw ko. Nilagyan ko ng tubig. And then, i-mix natin. Ilagay na natin yung mga ibang sangkap na natira natin. Siyempre, ang ating sibuyas dahunan. Ang ating bell pepper. Lagyan uli natin ng asin. Saka natin i-mix. Dagdagan natin ng sab ng tubig. Tamang-tama lang yung isang tayubong dun sa pampalapot natin. Ayan, saka natin haluin. Huwag naman masyadong masabaw kasi wala nang lasa yung pag masyado ng masabaw. Biakin natin yung itlog. And then, batihin natin.
Then, set aside mo lang muna dyan. Hihintayin natin kumulo yung ating pinakasabaw. Then, takpan natin. Wait a minute. Hintay ka lang dyan. So, i-check natin ang ating niluluto. At syempre, hahaluin ko muna to before ko yung tikman. Tikiman time yan. Libre tikim yan, mga kamamsi ko. Tikman natin. Dagdagan natin ang asin. Magpakatotoo tayo, mga kamisis ko, mga kamamsi ko. Huwag kayong plastic. Pag matabang, sabihin niyo yung totoo. Then, ilagay na natin yung board na quail egg. And then, batihin nyo yung itlog and then ilagay nyo. Then, one direction ng halo. And then, sabay ahon yan. Pagkalagay nyo ng itlog, sabay ahon pagkulo niya. Para hindi ma-overcook. Tikman ulit natin kung gaano kasarap, charot. Okay na to mga kamamsi. I-off na natin ang ating stove. Kainan time, lunch time na. So, tikman na natin mga kamamsi. Kain muna tayo. Siyempre, akong unang-unang kakain kasi siyempre ako nagluto. Tapos sa babo. Okay. So, itabi natin yan. Siyempre, dito na rin tayo kakain. Kain po tayo. Sa aking TikTok at sa aking Instagram. Maraming salamat po!